What's up mga katarja? So yun, for today's bike ride, dadayo naman tayo sa southern part ng Tarlac, which is sa Bamban. Pero ang pinaka-highlight ng pupuntahan namin is actually hindi na sa Tarlac. Bibisita tayo ng mga Balakat, sana makapasok pala kami ron. And ang pupuntahan namin is sa Cobia River. So itong lugar na to is hindi na siya sakop ng Tarlac, kaya hindi namin sure kung makakapasok kami dahil nga may mga restrictions bago ngayon regarding sa GCQ. So sa Cobia River is ito yung dinaanan ng lahar nung pumutok yung pinatubo, and marami rin nagbabike dito. Actually nakita ko lang to last week sa isang Facebook group, and excited ako na tignan kung possible ba siyang puntahan. And marami naman nagbabike dito, kaya itatry namin puntahan para ma-explore din. So aside from lahar trail, meron din kaming pupuntahan na yung hot spring. So bali doon kami pupunta una, and then i-check namin kung mapupuntahan namin yung Hadwan Falls. Madadaanan din yon sa may area. So hopefully maging successful and maging masaya yung magiging bike ride namin today. So ngayon nag-prepare na ako para tan actually 3:23 na pumagas akong susunduin sa kanto na sasama sa amin para sa bike ride na to. And samahan nyo kaming explore ang Sacovia River. See you later guys! Kita, kita! 1, 2... Alright! Oh, dasal na, dasal! So yun na mga katarjak. All set na. And makikita yung sa likod. Ayan. So wala naman ako minihintay. Bali, 4 o'clock na rin. And prayers lang, and then rat-rat na. So ayun mga katarjak, mabiyahe na kami pa Bamban, and it's 4:21, late na naman kami syempre as usual. So mamaya medyo madilim pa, hindi kami makapag-record. Kita-kita tayo doon pag medyo maliwanag na. Explain ko yung pupuntahan namin para mas ma-update kayo or mas mabigyan kayo ng mas magandang information. And yun, kita-kits. And yun nga, nandito yung mga kasama namin sa likod. Nakikita nyo ba yung mga ilaw na yon, sila yon. Ang total headcount namin ngayon is 14. No, 16. Oh, 16. So medyo lumalaki yung population namin, so sana magtuloy-tuloy. So mamaya na lang, bigyan namin kayo ng more updates. So time check mga tarjak. Andito na kami sa Capas proper, and it's 4:59. Umalis kami ng headquarters ng 4:20. So mga 40 minutes lang namin kinuha. Anyways, pahinga lang kami dito, water break. Yep, diretso na kami ng Bamban. So pagdating namin doon, wala pang assurance kung makakapasok kami ng Mabalakat pala, kasi due to restriction nga, kasi medyo lumalala yung pandemic ngayon dito sa Norte. Sana makapasok. Yun ang original plan actually, sa Cobia River, Puning, and Sapang Bato. Pero pag hindi kami makapasok, siguro magiging plan B namin is akit na lang kami ng Bamban Farm, and then papasok pa rin kami ng Mabalakat. Yun naman yung gusto namin kasi napakaganda ng scenery doon, and nakaka-excite. Sana lang talaga makapasok. So update ulit mamaya, kita kids, and watch lang. Time check mga katarjak, 5:30, nandito kami sa Bamban, malapit-lapit na kami sa grotto. From grotto, papahinga muna kami ulit kasi we need to set up our map, kasi sa loob sa may barangay Lourdes, hindi ko kabisado yung daan. Bali ako yung nagiging navigator ngayon eh. Time check mga katarjak, 5:39, and nandito na kami sa barangay Lourdes dito sa Bamban. Makikita niyo yung background ko, ayan o. Ito yung Lourdes, grotto ng Lourdes. Ayan, so water break, and kailan tumi ng mga ilang minuto, and then ibababa na kami sa may bridge pa Bamban. And dito parang Baguio guys, oh. Baguio feels.
So ayun mga katarjak, hindi ko nakaalam kung anong barangay ito eh, pero pili ko na sa tuktok na kami ng bundok. Yung elevation, hindi ko alam, pero napakataas. Ayun, ito naman, obvious naman sa pawis, diba? Pucha, unexpected yung ahon na yan guys. Ayan, may mga naglakad sa mga kasama namin. So far, ako huminto lang naman. Pero, lusong pa rin tayo. Ayoko na maulit yung nangyari sa akin sa San Jose na naglakad ako, pucha. Pero may sakit kasi ako nun. Pero ngayon, kaya naman. Ayan, pakita natin. Kumusta ahon nyo? Shoutout po sa Team Sunrise tsaka Team Windzone. Ayan, mga, ito kabadminton ko, kabadminton. Tuwa mo sila sa amin ngayon. Sino mga naglakad? Sinong mga kulang sa tuhod? Savior. Medyo, siguro sumapi siguro yung multo sa kwarto kayo. Grabe guys. Ibang ano? Ibang hana. Ibang ahonan yun. Hunat. Masarap pero masakit. Piling ko. Masarap na masakit. Maulawak. Pababa na raw to. Ang baba namin. Sa bridge na ba to? Sa bridge na pagbaba natin? Ayan. Tapos from bridge, bababa na ulit kami doon para sa Lahar Trail. Pero magandang practice yung ginawa namin. Yung pacing namin sa baba mamaya mabagal na yan. Laban ako doon. Si Bok, hindi huminto eh. Di ba? Siyempre. Laban lang. Ako nakadalawang break ako guys. Tatlo. May tingnan ko yung mga sa likod eh. Baka masiraan eh. Asa akin yung tools. So mga katarjak, nandito na kami sa Clark. And ito yung daan papasok dito sa may Lahar Trail. Change shoes lang kami. Nag-sandals na rin ako kasi baka mamaya may matubig. And nakashoes ako kanina kaya palit-palit din. Inassume na rin namin kasi na magiging matubig itong dadaanan namin. So 6:56 na. Na-target naman namin yung oras. 3 hours nandito na kami sa Clark. Ayun, mamaya update namin kayo kung ano maging situation namin. Pero so far, good naman. Nakapasok kami. So yun na mga katarjak, pumasok na kami dito sa may Lahar. From ano pala, dito sa may Sacovia Bridge. Dapat pumasok kayo dito sa may quarry. Doon talaga, doon yung pinaka main entry papasok dito sa may Lahar Trail. And wala pa kami sa mga river crossing, dito pa kami sa may daan ng quarry. Bubutasan din namin yung daan papunta ng Puning kasi hindi namin kabisado yung daan nandito. Ayan, yan ang grupo. Alright, see ya! So ano mga katarjak, parang mas marami ang lakad namin kaysa sa pedal eh. Apakalambot ng lupa, ang hirap pedalin. Buti na lang ready kami at may mga sandals.
Ayun na nga, mga Tadjackers. Nandito kami ngayon sa kalagitnaan ng Sacobia River. Napakahirap, hindi ko in-expect na ganito pala kahirap magbike sa lahat. Mas pipiliin ko na siguro yung magbike paakyat kesa sa magbike dito sa buhangin na sobrang lambot ng buhangin. Talagang lulubog yung gulong mo tapos napakabigat ko pa. So ayun na nga, most of us naglalakad na lang kasi sobrang hirap talaga mag-ano. Then we're not sure kung gaano pa kalayo yung lalakbayin namin papunta dun sa Sapang Bato, dun sa Puni. Mahaba-habang lakbayan to. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin mamaya pag nakarating na kami sa destination namin. Ayun mga katarjak. Currently, nandito kami sa Barangay Haduan. Actually sa may hanging bridge ng Haduan. Pucha, itong trail na to, budol trail to. Kung gusto nyong gayahin yung trail na to, pag napakahirap. Or siguro dahil umulan kasi kagabi, kaya basa yung daanan. Kaya hirap na hirap kami. Mas marami pa yung lakad namin kaysa sa Padjak. Kaya parang halos isa't kalahating oras kami naglalakad from ano eh, from quarry hanggang dito sa may ano pa lang to, sa may bridge. So nagpapahinga lang kami ngayon dito. And baka mag-almusal na rin kasi anong oras na rin. 9 o'clock na, grabe. Nakagutom tong trail na to. Tsaka ang napag-desisyonan namin na umakyat na rito sa may bridge para hindi na kami mahirapan, mag-highway na kami. So magiging ruta namin from here dito sa may hanging bridge, magpapasok kami ng Clark, tapos diretso kami pa Sapang Bato. Kasi pag dinire-diretso namin to, baka another couple of hours na naman ang lakaran mangyari sa amin eh. Ganun na lang gagawin namin para hindi rin kami mahirapan. Update namin kayo mamaya, sana maging successful pa rin. Pero sa gusto talagang gumawa na ito, kung uumpisahan nyo dito sa may quarry, dito sa may Clark, huwag nyo nang gayahin. Mahirap. Budol-budol. Budol trail, promise. What's up again mga katarjak? Dito kami sa Sapang Bato. Kaya lang, ngayon nagsabi sa amin kasi na close din yung Puning Hot Spring. So nagdadalawang isip kami kung tutuloy pa ba kami o hindi. Itong mga kasama namin, medyo hirap pa si Soap. Dito sa Sapang Bato, bundok din pala ito. Kaya hirap din. Actually, hindi lang ito yung inaahon namin. Pag kung tutuloy namin, may ahon na naman doon. Tapos kung tutuloy kami, may pababa, may palusong. Pero pagpabalik namin, another ahon na naman yon. So, puro mga pagod, hindi namin mapagdesisyonan. Ay ito, sabi, diretso ba tayo? Hindi. Diretso na! Diretso tayo? Tara. Gusto na umuwi ng mga kids eh. Gusto na bumaba ng mga kids. Update na lang namin kayo mamaya guys. Hindi ko alam kung ano eh. Kahit ako, pagod na rin ako kung tamang tuloy o hindi. So ayun mga katarjak, tinuloy namin pero hanggang dito na lang kami sa Puning Spring Resort, yung restaurant nila. Tinuloy pa namin sa baba, medyo matarik na yun pagpabalik eh. And ilan na lang kami tumuloy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out of 14, may naiwan na 4. Yung dalawang bata. Ay! May apat na naiwan. At 11:47 na, napakainit na rin. Hindi na kaya, napakainit na. Ayan. Solid. At least pagpabalik namin mamaya, konti na lang yung aahunin namin. So ayan mga katarjak, we have decided na huwag nang tumuloy sa baba. Kasi sabi rin naman nung mga bantay dito sa Station 1 ng Puning Hot Spring Resort. Marami na rin daw tao doon, wala na rin kaming pepestuhan. May mga naghihintay sa amin sa taas eh. Ang hirap naman na iwanan namin yung makasama namin. So, bali next time, nakabalikan talaga namin mas maaga. Mali kasi yung naging itinerary namin eh.
naubos na yung lakas namin sa lahar, yung oras. So wala na rin talagang energy. Ang gagawin na lang namin is papahinga na lang muna kami sa Clark. Dahil napakainit, alas 12 na. And then by 4 o'clock, para hindi masyadong mainit, biyahe na kami pauwi. Ayun mga katarjak, we just arrived in CDC Parade Ground dito sa loob ng Clark Angeles. Bali, papalipas lang kami ng oras dito and it's 12:44 or mga 4 o'clock pag hindi na mainit-init. Biyahe na rin ngayon pa uwi. And unfortunately, hindi namin nakuha yung target namin today. Kahit na excited kami kaninang umaga. Yan lang kasi yung oras namin super kulang na kaya hindi na rin namin tinuloy. Anyways, pwede pa rin naman namin balikan yun next time. Pag maaga-aga. Later. What's up mga katarjak? Good morning and welcome back again sa akin channel. Today, it's Wednesday. It's an unusual day para sa mga ride ng tarjakers actually. Kasi normally Sunday kami nagra-ride. And what happened is, itutuloy namin yung hindi namin natapos na ride nung Sunday. Right after nung ride namin nung Sunday, lahat kami disappointed kasi yung target namin napuntahan, hindi namin napuntahan. Like yung hot spring, yung Haduan Falls, actually malapit na kami sa Haduan Falls, unfortunately, closed talaga siya. Sabi ng tourism, di pa pwedeng pumunta. Although tinry namin na kausapin ng tourism, pero wala talaga. Hanggang sa Station 1 lang kami ng kuning restaurant. And then, we decided to go back home. Pero nagpahinga muna kami sa Clark ng mga 3 oras para hindi kami mainitan pagpauwi ng hapon. So today nga, nandito na kami sa Barangay Lourdes dito sa Bamban. Same time yung alis namin kanina, alas 4 bumiyahin na kami. Although actually kanina pa kami rito eh, nagkape lang kami at saka ano. Tapos ang ruta namin ngayon, hindi na kami dadaan sa may Lahar Trail kasi Budol Trail yun mga kapadyak. So ang plano namin, pasok na lang kami ng Clark, pa Sapang Bato. And then from Sapang Bato, diretso na kami hanggang sa may tinatawag nila na Port Takeshi's Castle or yung Puning Hot Spring na open for public. I think naman magiging successful yung ride namin ngayon kasi yun talaga yung habol namin ngayon kahit na Wednesday, gusto namin talagang puntahan eh. Lahat kami disappointed kasi hindi namin natapos yun. Kaya punta namin. Hindi kami kompleto ngayon, bali ayan, si JJ, si Kate, tsaka si Brian na lang, apat na lang kami kasi yung the rest of the group may mga commitment. Siguro hindi na ako makakapag ano, hindi na ako makakapag-video eh. Wala kasi yung data. Update na lang namin kayo pagdating namin dun. Mga katarjak, papakita ko sa inyo kung ano yung inahon namin last week na hindi ko na na-videohan. Dito lang din to sa may Bamban bago ka makapasok sa may bridge. Ito nakikita nyo na sa likod ko. Ayun. O, bayan actually. Hindi ko alam kung nakailang meters na ako. And then from here, ahon pa rin yan na siguro approximately mga nasa 300 meters pa yung layo na ito eh. Pero ito lang yung nag-isang matarik na ahon dito. Paglagpas namin rito, isang pababa. And then nasa Socopio Bridge na kami. Pagdating doon, Clark na, sana papasukin kami. Yun lang. Musta? Musta? Sabi nyo lalakarin natin. Nakaya kayo eh. Sabi nyo lalakarin eh. Ahon. Ah,
Tang ina, kala ko mapuputol na yung kaday na ko kanina, ayaw pumasok. So ayun mga pa-jack, nag-survive ako dito sa ahon na to. And mahinto-hinto lang ako, sabi nga kasi hihinto pero hindi magtutulak mga kapadyak. So update lang mga katarjak, nandito na kami sa Station 1 ng Puning Resort. And may itatanong lang yung kasama natin na si Bryl kung open na yung Station 3 nila sa baba. Kasi try namin kung open na para mabisita. Open na daw yung Station 3? Ah hindi pa, so yun hindi pa. So bali bababa na kami, puro palusong naman na to. So I hope makarating kami na maaga para makalas rin kami na maaga mamaya. So plano namin mga 2 hours lang kami mag-stay ron. And then balik na. Ayun na namin maghapon sa dito kasi another ahunan na naman pabalik. Pero pag nalagpasan namin, I think 5 kilometers yung ahunan na yun. Tapos afternoon, okay na. Puro ano na yan. Puro na palusong hanggang makauwi kami ng Tarlac. Ayun mga Tarjak. Kababa na kami. Kaya lang yung daanan. Pucha buhangin. Hanggang mamaya yata. Ang hirap pedalin. Ayun, nakikita niyo sila. Ang ganda niyan kanina, siguro may 1 kilometro na kami nagpipedal sa buhangin. Time check mga Tarjak. It's 8:41 and we just reached Puning Resort Station 2. By the way, explain ko muna pala yung dinaanan namin. From Station 1, mahaba-habang buhanginan. I think that was 3 kilometers siguro yun, no? Mga 3 kilometers na buhanginan, tapos mga bundok-bundok. Pero 3 kilometers yung dadaanan mo, na puro buhangin. May mga part na malambot, may part na matigas. Kaya namang i-bike, pero pag nagsabay-sabay, minsan na mahirap na makatabjak. Bali, ang destination namin ngayon is sa port. Papahinga lang kami rito for a while. Pakita ko sa inyo yung view. Ayan mga kasama ko. Apat lang kami. Ayan yung view. Alam ko dito kami, pupunta kami dito sa kanan and then kakaliwa kami doon sa bundok na yun. Yun dyan. Pakaliwa yan, yun yung papaport. Tapos dito may mga Aita community dito sa baba. And by the way, kanina nung papunta kami rito, nakausap namin yung isang kagawad lansangan. Dati siyang kapitan din ng Sapang Bato. And yun nga, before pala kayo dapat pumunta rito, kailangan makipag-coordinate muna kayo sa barangay ng Sapang Bato para if ever na magkaroon ng emergency or what, mas madali kayong mahanap or mamonitor nila kung may kulang or wala. Sabi niya, as usual, sabi nga, every time na nagta-travel kayo, leave nothing but footprints. So ibig sabihin, kung may kalat man or ano, dapat kunin nyo pabalik. Bawal mag-iwan ng kalat. Yun ang sinabi ni ano. Hindi naman kami narang, pinayagan naman, inalaw naman kami makapasok rito. Pero next time kung babalik man kami rito, yun lang pakiusap niya. Mag-register sa barangay hall para pag nagka-problema, hindi tayo mahirapan na ano, hindi tayo mahirapan at pati sila. Kasi cargo nila tayo dahil bumibisita tayo dito sa barangay nila. Alright, see ya! So update ulit mga katarjak, according dito sa community rito sa baba, sarado yung port kasi part na siya ng Porac, Pampanga. And yung governor yata nila is pinasara muna yung port. So nagkaroon kami ng alternate na pupuntahan na sinuggest din nila, which is yung Third Falls daw. Dito lang yun, pagkababa mo ng Station 2, kakanan ka, may mga ilang river crossing. Tapos may kita ang community pag dinare-diretso mo, tapos from this community may 20 minutes na lakaran daw hanggang sa may falls. Ayun, nakikita niyo kumakain kasi sila, hindi ko sila maistorbo. Tara yung mga community. Aita community to, guys. Parang tulong na rin, pino-promote din kasi nila yung tourist spot dito. So ayun mga katarjak, upon registration, you just need to pay 80 pesos para sa entrance and included na yung guide doon. Ito yung community rito guys. Saya nila. Ang daming manok! Napakasarap ng native sana eh. Yan lang, wala kami sasakyan eh. Nakabike lang kami. Kung meron lang sasakyan, bumili na kami ng native eh. Update ulit guys, papunta ron. Alright, see ya!
So ayun mga katarjak, after mga 20 minutes or so na lakaran, na-reach na rin namin tong falls dito, yung third falls. And tignan natin kung anong itsura. So ayun na mga katarja, katatapos lang namin kumain and nakapagpahinga na rin. So we still have 1 hour para mag-spend ng oras dito sa third falls. Actually, pag nandito kayo, hindi mo siya aakalain na falls. It's not the usual falls na nakikita natin na napakataas ng tubig tapos pabagsak. Pero hindi to, para siyang riverbed na may pa-falls-falls dahil sa mga bato. And eto, kasama ko yung guide namin na si Kuya Allen para explain kung ano bang meron to sa falls na to para ma-promote din natin sa mga magiging viewers natin. So ito si Kuya Allen. Kuya, hi ka muna. Sa yung guide namin dito papunta. Actually, wala sa plano namin na magpunta dito dahil lang plan talaga namin is yung port nga, pero sarado siya kaya dito kami sinuggest. And ayun. Kuya, ilang years na bang open tong ano, tong falls na to? Bali nagsimula po ito 1996. 1996 open na siya. And marami po ba nagpupunta rito? Marami naman po pumupunta kaso hindi naman po siya totoo sa isang araw, hindi naman po umabot ng sukweta katao. Okay. So, isang araw naman po, mapupunta naman po siya 30 katao. Lang. Ah, daily yun, kuya. Pero sabi mo, andito rin yung may-ari, di ba kuya? Oh. Siya yung pinaka-may-ari talaga siya nitong may-ari. Ng lupa na ito? Okay. Kumbaga kami lang po yung tumutulong sa kanila. Oo. Tapos mga katarjak, pag dinire-diretso mo kasi itong falls na to, ito, itong river na to, pag dinire-diretso mo, meron daw mas malaking falls dun eh. Pero dine-develop pa nila Kuya Allen kasi kulang pa sila sa budget. And hopefully by mga ilang months kaya kuya pag ma-open yung falls natin dun. Mga 2 buwan lang po yun. Anong pangalan ng falls dun? Third pa rin po dun. Ah, third pa rin yun? Third falls pa rin. Ay, so parang yun na yung pinaka-falls na talaga. Okay. So yun mga katarja, kung nagpaplano kayo na pumasyal dito, pag galing kayo sa Puning Resort Station 2, kakanan lang kayo, may mga dadaanan lang kayong rivers, tapos may community kayo makikita on your left pag dinire-diretso nyo. Doon yung parang jump off niya papunta rito sa falls na to. Baka sa inyo, puntahan nyo para support local. Support natin yung community, yung Aita community rito. And para mas maging, mas ma-develop pa nila yung tourist spot na ito, yung third falls niya. Alright, mag-swimming muna kami. Thank you, kuya. Thank you, a few moments later. Alright mga katarjak, katatapos lang namin maligo. Nagbabad lang kami ng konti kasi wala na rin kaming oras. We have to go back by 11 din kasi. So thank you kay Kuya Allen of course sa nagdala sa amin dito. Ayan siya. Nagdala sa amin. First time namin dito. And sana pagbalik namin dito kuya, mas marami na kami. And sana gawa na yung falls na ano. Hopefully next month or two. Tatry namin pumunta sa port kasi gusto rin namin magpicture lang sana doon. Bawal kasi maligo eh. So, yung nagbabantay, papakausapan na lang namin. Para magpicture-picture lang naman. Sana payagan kami. Uncle Fred Pan, kung naririnig mo to, back in a man. Ayan mga katarjak, kararating lang namin dito sa may papasok sana ng port. Pero sabi nung tagabantay na si Uncle Fred Pan, sarado pa. Bawal pang pumasok dito sa loob. Kahit na mag-picture-picture lang sana, dito lang sa may likod ng bako. Diya lang, hindi pa rin pwede. Hanggang dito lang daw talaga mga bikers. So hanap na lang siguro kami ng lugar na medyo enchanting yung itsura. Para makapag profile picture. Para may pampalit ng profile picture. Kaya mga tarjak, siguro after this, uwi na kami. Wala naman na kaming gagawin rito eh. At least, napuntahan namin yung third falls. Kahit papano may napuntahan kami. And, yep, kuha lang kami ng profile picture dito. Update lang mga tarjak.
dito na kami sa Barangay Anubol, Bamban. And time check, it's 2:47. Pauwi na kami ng Tarlac. Nag-enjoy naman kami, pero gusto ko lang i-shoutout yung kumpare ko, tropa ko. Nag-sponsor ng lunch namin ngayon. Dito kami ngayon sa Nice Eater eh. Ito, si Paring Renen, siya. Siya sumagot ng lunch ng grupo ngayon. Bale, thank you, tol. Sa paahon. Paahon na lunch. So ito pala, may business pala yung tropa ko. Kung gusto nyong umorder or magpagawa ng mga sliding window, mga furnitures, o mga baka aluminum glasses, mga aluminum glass, kontakin nyo lang to or kontakin nyo ako. Pwede ko kayong i-recommend natin siya. Napakagaling na ito. Yung bahay namin, sila gumawa. Kahit dalawang ano lang yun. Dalawang window lang yun, pero sila gumawa. Okay, ito. Thank you, pare! Several days later. So again, mga katarjak, so yun nga, hindi ko na natuloy yung vlog ko, pero just to give you an update, kasi ilang days na rin yung nakaraan since nung pinuntahan namin yung Puning Hot Spring. So ngayon mahirap nang pumasok ngayon sa Pampanga, especially sa Angeles City, kasi parang lockdown yung Angeles ngayon. So sa mga nagpaplano, hindi ko ma-assure kung makakapasok kayo, pero sa Clark naman parang okay naman pumasok dun eh. Pero as of now, hindi, walang assurance kasi since Clark is part of Angeles City. So ayun lang, kung nagbabalak kayo, napuntahan yung Puning Hot Spring, better take the Clark and then Sapang Bato instead of taking Lahar Trail kasi mahirap, lalo na ngayon nag-uulan-ulan. Yung port sarado rin, and yung Puning Hot Spring Station 3 sarado rin. I think ang mapopromote ko lang if ever man na makapasok kayo doon is yung third falls, which is nasa area lang din, pero don't expect too much kasi hindi naman siya yung usual falls na alam natin. So ayun lang, just to end this vlog, sana panoorin nyo pa rin yung vlog ko. Like, subscribe, and share kung kaya nyong gawin, alright? See you in our next ride, alright?